Cobra Hunter. Alamin natin kung ano ang kanyang sikreto. Halos mamatay sa kaba ang isa kasi nilang kapitbahay. Walang kaabog-abog, bigla na lang dinakma ang ahas na ito na nasa tabing kalsada. Pinulupot ang ahas sa braso ng lalaki. At buong tapang pa nitong i-display sa mga usisero. King Cobra ang kanyang nahuli, o kung tawagin sa kanila, panakol. May agimat siguro. Eh, kasi pag nakikita niya yung may ahas na may King Cobra, hina yung ahas daw eh. Kahit marami na ahas na nakuha rin itong batang to eh. Pero ang pagpapakabayaning ito, insa na rin daw nagdulot sa kanya ng peligro. Mga nahuhuli niyang ahas, kung hindi raw pinapakawalan sa malalayong mga lugar, ipinanlalaman tiyan. Ate ka tulo, magtipas na no? Katong pulo sa ulo. Ate, katipasan mo? Ayon kay Dr. Andy Myontan, eksperto sa infectious and tropical diseases, ang bilis ng epekto ng kamandag ng banakol o cobra nakadepende kung saang parte ng katawan ka nito kinagat. Yung poison na yun ay tinatawag natin neurotoxin. So ang pinupuntirya niya yung ating nervous system. Nakamamatay talaga siya. Gano'ng kabilis depende rin kung saan ka nakagat at gano'ng kadami yung lason na naibigay niya sa bawat pagkat. Sa unang tingin, para lang siyang nakikipaglaro sa
mababangis na hayop. Huwag na huwag pong gagayahin, lalo na ng mga bata. Dahil sa totoo lang daw, mukha man siyang matapang, habang nakikipaglingkisan sa panganib, panay naman daw ang kabog ng kanyang dibdib.